ang nagdadala ng bola at tumatawag ng play sa bawat laro. May liksi at bilis na nakakapuwing. Madalas sila rin ang tagabigay ng assist para masigurong well-distributed ang opensa ng koponan. Sila ang mga playmaker o point guard ng elite. Sina Mike Cortez, Michael DiGregorio, Mark Cruz, at Roi Sumang. Para kay Cool Cat Mike Cortez, isa sa mga veteranong players ng PBA, mahalaga ang role nila sa team dahil sila ang nagsisilbing boses ng coach sa loob ng court. Cortez, scoops it up and in! I was taught growing up the effectiveness of a point guard is you're the extension of the head coach on the court. So you have to be able to communicate to your teammates. DiGregorio steps back. Sang-ayon naman dito ang Filipino-Italian cager na si Michael DiGregorio. Nahabol nila yung black shot. At anyay, importante ang pagiging kalmado ng mga point guard sa anumang sitwasyon. DiGregorio taking it to the cup. He gets the barrel. Somebody that's a leader, they have to be vocal, but I think with their actions, showing composure, being poised. Pwede mo sabihin, pasok na. Para naman sa dating Letran Knight na si Mark Cruz at ex-UE Red Warrior na si Roi Sumang, malaking bagay ang nagagawa ng strength and conditioning exercises para lagi silang handa sa physicality ng laro sa Pro League. Mas maraming natatangkad at mas brusko ko na mga point guard na tatapat sa akin. So kailangan mas maging matigas sa akin, mas matibay. Sa game especially kasi nakatakbo ko ng maayos. So malakas sobra yung legs. Bago magbukas ang susunod na conference ng PBA, bumisita tayo sa training ng elite para matutunan ang workout routine na ginagawa ng kanilang mga point guard. We focus on developing the leg strength and to leg power. So because karamihan ng movements ng point guard really requires legs, like for doing short sprint, doing laterals, stop and go movements inside the court. This exercise is called the ladder drills with ball handling. So it improves the player's footwork, foot speed, as well as their hand and eye coordination while dribbling the ball and doing the ladder. This exercise is called the rear foot elevated split squats. So it's a good leg strengthening exercise, especially for basketball players, since most sports skills in basketball involves one leg. This exercise is called the diagonal cable lift, or some call it the standing lift. So it's a full body exercise in which it trains the body to transfer the force from the ground to your foot, to your legs, to your hips, to your core, all the way to your arm. Hello, kapamilya! Ako si Diane Castillejo. Mag-subscribe po tayo sa ABS-CBN News YouTube channel for more action from SportsU. I-click nyo lang itong i button for more updates.